tulungan ko yung kapatid ko na nasa Mindanao, nasa Zamboanga, kasi na nahihirapan daw sila na magsagot sa kanilang module. So as a kuya, brother, kailangan natin tulungan natin mga ang ating kapatid. Kasi especially ngayon, sa panahon ngayon, ang mga education, ang education ngayon ay module na. So ayun ng mga bata na nahihirapan sa module, pag-usapan lang ninyo, sabihin ninyo sa guro ninyo na ma'am, wala kong alam sa pagsagot nito, so hindi ko na lang sinagot. So pwede lang ninyo i-chat ang mga guro ninyo para ma-aware ang mga guro na hindi nyo na sinagot or nahihirapan kayo magsagot. At pwede din kayo magsabi sa mga guro na or sa teacher ninyo na, ma'am, sir, wala kami internet, wala kaming access sa internet. So nahirapan kami dito sa lugar namin na walang internet. Okay? So pwede lang. Hindi rason ang pagkamatay. So ngayon sa social media, marami akong bumabasa ng mga rason dahil sa module, sagot sa mga module, kulang sa internet, walang access sa internet. At saka, meron din na bata na late na pumasa. Dapat ang isang guro na dapat maintindihan. Okay, maintindihan nila ang sitwasyon ng mga bata ngayon. Hindi lahat ng mga bata na mayaman or pwede magbili ng internet or magbili ng load para mag-internet. Okay, so dapat din ang mga teacher meron magpasensya din sila sa mga bata. So di ninyo isabihin na ipasa ninyo ang inyong module on time. So pwede, meron na yung ganyan, pero dapat meron konsiderasyon ng mga teacher. Okay, so kung meron kayong due date, sample sa ako ang isang guro din. So meron akong due date sa mga activities sa mga bata. Pero ang due date is mag-test natin ang bata na kung sumusunod ba sila sa ating rules. Kung hindi sa sumunod, follow up. Okay? Textan ninyo ang bata or mag-chat kayo or saan ba anong social media ang gagamitin ninyo para sabihin sa bata na Pedro, saan na yung activity mo? So hindi mo pinasa sa on time. So dapat daw tanggapin ang inyong module. Kasi ngayon sa panahon ngayon, hindi natin pwede itaas ang ating pride bilang guro na meron tayong standard. Okay? So dapat natin alamin kung anong sitwasyon ng isang bata. Ang mga bata, ang mga estudyante natin, hindi sila parehong ng estado sa buhay. Meron mahirap, meron pinakamahirap. Okay? So dapat natin tanggapin ang kanilang mga ginagawang mga module or pagsasagot sa mga module. Yan lamang ang aking advice sa mga guro. Dapat natin tanggapin. Hindi natin dapat na sabihin na guro tayo, meron tayong right ngayon sa panahon ito. So dapat ngayon ang ating right or ang ating pride ibaba natin. Okay? So it's okay meron tayong due date, pero tandaan, hindi lahat ng mga estudyante ay pareho ang mga estado. Okay? So, kailangan natin tanggapin ang kanilang mga module answer or a question answer. Yan, mga activity nila, quiz ni us. Quiz, hindi, meron talaga yung sinasabi natin na time and is a day. Dapat natin na magawa tayo ng quiz. Pero yung mga activity, assignment, performance project, yes, maglagay talaga tayo ng due date. Pero yung mga tao na nag-late dahil sa itong dahilan, dapat nating tanggapin. Kasi sa panahon ngayon, ang mga bata hindi pwede lumabas sa kanilang bahay. Okay, so tandaan, bawal ang mga bata lumabas. So paano man sila lumabas? Ang mga parents din, busy din sa trabaho. Okay, so dapat natin tanggapin at ibaba ang ating mga pride, mga guro. Okay? So ayaw na natin malaman o mabasa sa social media ngayon mga bata na nagpakamatay dahil sa module. So guro, ako isang guro din.
So dapat natin iwasan na yan, mga problema yan. So as a guru, as a father or as a mother of them, kailangan natin alamin ang kanilang estado at kailangan din natin tanggapin. Okay lang kung lumampas sila sa due date. Basta pinasa nila. Yan ang importante, na pinasa nila. Ang hindi okay, kung hindi niya pinasa ang activity or assignment whatsoever na binigay natin sa kanila. Okay? So yan lang mga aking saloobin as a guru. Okay? Kasi nahirapan ko, marami na akong nagbabasa sa social media na nagpakamatay dahil sa module lamang. Okay? Guru, teachers, walang tinatawag sa inyo, sa atin. So ibaba na lang natin ang ating pride. Wala tayo ngayong sinasabi na standard kasi we are not in the face-to-face and hindi normal ang ating sitwasyon ngayon. Okay? So yan lamang. Okay? So ngayon, babalik tayo sa ating pagluluto. Okay?